showbiz fanatics Alden Richards aba nag-pledge ng kanyang loyalty to TBJ. Willing nga ba siyang mag-appear sa rival show ng EAT? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago tayo magsimula sa ating updates this afternoon, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And now let's talk about Alden Richards, kung saan nag-pledge ka ng kanyang loyalty to TBJ, ang isang Asia multimedia star Alden Richards. Matatandaan na bago pa man or nakapagpaalam ang TBJ sa Eat Bulaga sa GMA7 ay nagpakita na ng suporta at loyalty si Mr. Alden Richards. Ipinangako niya na kahit gaano pa kalaki ang i-offer sa kanya ng nasabing network or nasabing noontime show ay hindi po siya papayag na maging host ng nasabing network. So, dahil po dito ay natuwa ang lahat ng mga netizen sa pagpapakita ng utang na loob nitong si Mr. Alden Richards. Pero, itong mga nakaraang araw nga, hindi nakalagpas si Alden Richards sa mga katanungan ng ilan sa mga media at mga showbiz insiders if Alden Richards is willing to appear on rival show on TBJ's EAT shows on TV. Alden has been part of Dabar Gods for many years before he took a break from his Eat Bulaga hosting stint due to other projects. When Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon decided to leave Tape Incorporated, Alden expressed support for the iconic trio. He even said that his loyalty is to TBJ. However, he can't appear on it because EAT because he has an exclusive contract with GMA. Ayan po yung ilan sa mga kasagutan ni Mr. Alden Richards. Previously, Phenomenal star Maine Mendoza said that she hopes Alden Richards can join them in TV5 but they understand that for now, this will not happen because of the actor's contract. On July 1, during the pilot episode of TBJ's new show, megastar Sharon Cuneta was one of the guests prior to this singer-actress and announced her guesting on EAT. She shared that Eat Bulaga is a big part of her career and that she will always be grateful to TBJ. Sharon and Alden are set to do a movie together. The singer-actor shared the message that Alden sent her saying that he watched EAT's first episode. Entertainment columnist shared also in her recent article that she asked Alden Richards if he is willing to appear on Kapamilya Noontime Show, It's Showtime, which is also airing on GTB and Tape Eat Bulaga on GMA7. Ang Bambansang Bay had a short answer to this ended with a smiley emoji. Kung promo lang po tita, okay po, sabi niya. What can you say about this one? Ibig sabihin, may pagkakataon pa rin na mapapanood or makikita natin ang isang Alden Richards. It's either sa pagkakaalam po natin ha, maaaring si Alden Richards ay mapanood natin sa It's Showtime but definitely not in Eat Bulaga. Kasi sabi niya, magpo-promote daw di umano siya ng kanilang bagong movie ni Miss Sharon Cuneta. So, he really need to promote that on pre-TV. At I think, mas napili niya ang It's Showtime na mag-promote siya dito kesa po sa Eat Bulaga. Siyempre nga naman, diba, kung makikita natin, parang kahit po magpo-promote ka lang doon po sa show na yon, hindi maiiwasan na ikaw ay ibabash. So much better na mas piliin niya yung tama, ba? Diba? Kasi parehas lang naman pre-TV yun eh. And at the same time, sabi ni Alden Richards na kahit ano pang laki ng offer sa kanya ng Tape Incorporated, never po niya, kahit doblehin, triplehin pa ang offer sa kanya, eh, hindi siya makukuha nito para po kalabanin ang TBJ kasi malaki nga po ang utang na loob ni Mr. Alden Richards sa Eat Bulaga.
Ganon din naman, syempre, kahit po sabihin na natin na talagang sobrang busy si Alden Richards sa mga panahon ngayon, pero nagawa niya pa rin suportahan ang TBJ sa pamamagitan ng panonood on their press day noong July 1, 2023. So, inaasahan naman ni Miss Maine Mendoza, sabi po ni Maine sa kanyang interview, she hopes that one day Alden Richards is going to be have a comeback, no, dito po sa Itbulaga. At syempre gusto rin niya na sana mapadaan man lamang si Alden doon kahit mag-promote man lang siya ng kanyang movie. Pero willing si Alden Richards na gawin ang lahat ng yon. Ang hindi lang willing ay yung kontrata na kanyang pinirmahan. Kasi syempre kapag po may exclusive contract ka sa isang network, meron po tayong mga rules at may mga bagay tayong dapat sundin. Dapat susundin natin yung nagpapasweldo sa kanya, which is yung network na GMA. Kasi nga, exclusive po yun eh. So, kung nung dati po nagkaroon siya ng movie with the other talents po ng ABS-CBN, yun po ay napagkasunduan. Nagkaroon ng negosasyon na pwede siyang mag-guest sa isang morning show sa kabilang network. So, ibig sabihin, possible. May pagkakataon or pwede po siyang payagan. According to Miss Annette Gosson, sa kanya pong interview, if somebody asked Mr. Alden Richards or any talents from GMA na maging kabilang dito po sa panibagong noontime show ng Itbulaga, papayag po sila. Kasi sabi nga ni Miss Annette, trabaho po yun eh. So, ang talents po nila is basta maganda yung pag-uusap, syempre, at of course if the price is right, why not, diba? Syempre, business po yan, ang pinag-uusapan dyan ay pera. Kaya naman lahat po ng bagay na yan talagang posible po yan, lalo na't willing naman si Alden Richards. Ang problema nga lang talaga is sobrang hectic ng schedule ni Alden as of the moment, dahil ang dami niya pong ginagawang mga movie, meron pa siyang Battle of the Judges ngayon na napapanood sa GMA7, may mga endorsement pa siya, and of course may mga promos pa siyang ginagawa para sa upcoming movie nila ni Miss Julia Montes, dahil yung kay Miss Sharon Cuneta ay mapapanood this coming December pa, no? Kaya naman, itong mga halos siblings po ay talagang wala na po talaga silang ma-invite na ibang mga actors and actresses dito po sa kanila, dahil iba ng GMA pinagdamot po sa kanila, no? Yung kanila pong pagkakataon na magkaroon po ng mga talents coming from GMA Sparkle. So, ang masasabi lang natin dito, suko na, ibigay na kasi sa tamang tao. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!